Okay, nandito po muli tayo mga kasaging sa isa na namang draw. Pang-apat na po natin ito. Medyo malamig po ngayon dito sa Japan. Nandito ako sa Japan, Nueva Ecija. Good luck po sa inyong lahat. Hindi na po natin patatagalin to. Ang mga comments po na ito ay galing sa Angelo Part 13. Eto na po, sino kaya ang mananalo ng ating ika-apat na pinkish banana t-shirt? Here we go. Ayan na po. Okay. Okay, tama yung kanyang comment. Merong black na nakalagay. Ang winner po natin is si Sakura Maria. So, ma'am, tingin ko babae to. Ating listener na to. Paki-message na lang po ako sa aking Facebook account, Sakura Maria, ma'am, para po sa inyong mga detalye, para ma-send ko po sa inyo ang inyong napanalunang t-shirt. Sa mga gusto po umorder, all you have to do is send me a message sa akin pong Facebook account, Prince Daniel Galang Soriano. Again, mga kasaging, maraming salamat po. Meron pa tayo natitirang isang draw, so sali na po kayo. Kumusta po kayo, mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Bigla ngang natabunan ng makapal na bilang ng mga palaso ang buwan, na ang buong akala pa ni Enoch ay laan para sa kanila, kung kaya lumikha siya ng isang malaking kalasag para sa kanilang lahat. Ngunit nagulat sila nang isa-isang napaliyad ang mga aswang na sumusugod sa kanila. At narito na po ang karugtong ng ating kwento na pinamagatan po nating Angelo, ang mortal na kalaban ng Diablo. Kaya napabulala si Pablo sa mahinang tinig nang makita ang matalik na kaibigang si Haring Erfe. Napansin nilang tila nagdalawang isip naman ang karamihan sa mga aswang at nabahag ang kanilang mga buntot. Nang mapansin nilang nasa gitna sila ng dalawang pwersa ng pangkat nila Pablo at ni Haring Erpe. Kaya tuluyan ang nasira ang hanay ng mga sumusugod na aswang na magpulasa na sa iba't ibang direksyon ang mga ito. At napasunod na rin ang iba pa at tuluyan ang umatras na nagsitakas. Halos ika-apat na bahagi nang pulutong ng mga aswang ay nahandusay sa lupa dahil sa mga palasong binitiwan ng mga kawal ng hari. Nabigla namang nagulat sila Pablo nang sumigaw ng ubod lakas sina Badong at Ingo na kanilang itinaas pa ang mga itak at sumugod na nagpakita ng ibayong tapang at nilapitan ang mga aswang na namimilipit dahil sa tama ng mga palaso at kanila iyong pinagtataga. Nanatawa naman sila Bernamir, Agata at Angelo na naibulalas pa ni Agata na hanepa, ang tapang kasi nagsiatrasa na. Kaya lalong lumakas ang tawa nila Bernamir. Wala namang mapagsidlan ng kanyang kasiyahan si Pablo nang muli niyang makadaupang palad ang matalik
na kaibigan. Pagkat matagal-tagal din silang hindi nagkita. Sinabi nito na malala ang sitwasyon pagkat may nakarating di umano sa kanyang balita na nagsanib pwersa na ang mga aswang na nakilahok ang iba't ibang malalaking angkan para sa malawakang pag-atake na iyon. Kung kaya naalarma din di umano ang hari sapagkat di lamang mga karaniwang tao ang puntirya ng mga ito na nangangamba ang hari para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan, lalo na ang susunod nilang henerasyon kung tuluyan ng maghahari ang mga aswang na hindi niya matatanggap na maging alipin ng mga ito at magsilbing pagkain upang gamitin sa pagpapalakas ng kanilang mga angkin na kapangyarihan. Sinabi naman ni Pablo sa hari na hindi rin sila makapapayag ni Bernabe na magtagumpay ang masamang balak ng mga ito. Kung kaya, minsan pa ay nagkasundo sila na magkasama nilang lalabanan ang mga kampon ng Diablo hanggang sa huli nilang mga hininga. Nagsalita naman si Bernabe at tinanong ang hari kung kanya bang nakikilala kung sino ang pasimuno ng malawakang pag-atake ng mga aswang. Sumagot ang hari at sinabing isang babae na nagngangalang Victoria na mula sa lahi ng mga manananggal. Kaya biglang napatingin sina Angelo at Bernamir kay Agatha na napabulalas naman ang dalaga ng bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Wala akong kinalaman dyan ha, at sigurado akong di ko kaano-ano yun. Nagpatuloy pa ang hari at sinabing matinding galit di umano ang nagtulak dito na isagawa ang pag-atake upang ipagiganti ang pagkamatay ng kanyang ina na kanya pa mismong nasaksihan. Hindi alam ni Bernamir ngunit nakaramdam siya ng kakaiba ng kanyang marinig iyon, maging ang kanyang mga magulang na si Mir at Bernabe ay napakislot ng kanilang marinig ang sinabi na iyon ng Haring Engkanto. Saad pa ni Haring Erpe, pinagandaan daw talaga nitong mabuti iyon na matyagang naghintay sa inaakala niyang tamang panahon, na nagsikap daw talaga itong magkaroon ng mataas na kapangyarihan. At ngayon nga ay kanya nang isinagawa ang matagal ng plano. Kinausap ni Pablo ang kanyang bayaw na si Bagdak at pinakisuyuan na kanyang alamin ang kalagayan ng kapatid niyang si Cardo at pamilya nito. Agad namang tumalima si Bagdak ngunit nagbilin na kanila umanong bantayang mabuti ang kanyang asawa na kapwa ng kabuanan nila Rosie at Nika, kung kaya ganun na lang rin ang pag-aalala ni Enoch na naisip nilang paano nila matutulungan ang ibang mga tao gayong may mga dapat din silang paglaanan at bantayan. Kaya nag-isip sila ng paraan kung ano ang pinakamainam nilang gawin upang matulungan ang mga tao sa kanilang bayan na nangangailangan. Samantala, sa ibang panig ay nagpatuloy ang pananalasa ng mga aswang. Ang iba sa mga ito ay napilitan ng umatras sa kabundukan na walang anumang nadala mula sa kanilang mga ari-arian upang matakasan ang mga nakakakilabot na aswang at maisalba ang kanilang mga buhay. Samantala, isang magandang dalaga
ang kinakaladgad ng mga aswang papunta sa plaza upang katayin. Nabalak pa nilang ihiga ito sa isang mahabang mesa at saka magkakasabay nilang lalapain. Nang nagulat ang mga kasamahan ng isang aswang, nang bigla na lamang itong bumagsak sa lupa na hindi na nagawang makaimik pa, at nasaksihan nila ang katawan nitong nasunog at umuusok pa. At sa isang iglap ay namasdan nila ang isang lalaking mabilis na sumusugod na sa kanila. At sunod-sunod na humandusay ang mga ito sa lupa. At muling nadagdagan ang mga dugong nagkalat doon. Matapos na gumuhit sa katawan ng mga ito ang matalim na itak na iyon ni Pedring. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuloy ang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila, Princess Makabutas, Elisorio Family, Princess Trixie, Rich Rivera, Ruby Mendoza ng Hong Kong, Janet Berga, Carmelita Pascua, Erlina Kokjin Magnuson, Lily Santiago, Ryan Gilaran. At happy holidays nga po pala sa inyong lahat na may magkaroon po kayo ng isang mapayapa at masaganang pagsiselebra ng okasyong ito. Sana po ay suportahan nyo at tangkilikin nyo rin ang ating mga t-shirts. Available pa rin po ang white at black. I-message nyo lamang po ako sa aking Facebook account na Prince Daniel Galang Soriano. Maraming salamat po. Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga kababayan nating OFW at mga Marino sa buong mundo. Gayun din ang ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.